Update tayo sa sitwasyon ng BRP Dato Sanday na binanggat binomba ng tubig ng China nitong weekend. Live mula sa West Philippine Sea, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian, kumusta kayo dyan? Yes, Rafi, sa mga sandaling ito, patuloy nga naglalayag itong sinasakyan natin na BRP Dato Sanday dito sa West Philippine Sea. Particular na, malapit ito sa mainland Palawan na Rafi. Kahapon lamang ay 6 beses tayong binangga ng China Coast Guard at nung kanilang militia vessel at mahigit 30 minuto yung intense na pagbomba nila ng water cannon sa ating kinaroroonan. At Rafi, ang maganda nga ay ligtas naman ang lahat ng mga crew nitong BPAR ship, gayon din ang mga embedded media na kasama nga natin. At unang bumangga sa atin, Rafi, yung BRP o yung Coast Guard vessel na 21551 ng China na siya ring bumangga at bumutas noong nakaraang Lunes sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. 4 beses namang bumangga sa amin ang 21555 vessel nila. Kasama rin nila sa pangaharang at pambubomba ng tubig ang China Coast Guard 3104 na siya namang bumuta sa BRP Cape Enganyo noon din nagdaang Lunes. Sa mga nagtatanong, Rafi, kung ano na nga ba ang lagay nitong BRP Dato Sanday matapos ang nasa 6 beses sa pangbangga at mahigit 30 minuto na halos walang humpay na pambubomba ng tubig ng China, may mga nasirang navigation at communication equipment dito sa aming barko na pinuntirya nila sa bubong nitong barko kaya matindi ang pang-water cannon nila. Sa provision area ay may pinsala rin ang bintana at kisame pero inayos na rin. Pero sa labas ito, Rafi, makikita ang malaking UP. Ito yung pinaka-visible sa lahat dahil nga sa malakas sa pagbangga nitong China Coast Guard 21555. Yung portion din sa logo ng BFAR sa port side ay may tama rin ito at doon sa railings bahagyaring may pinsala. Sa may starboard o kanang bahagi doon sa may harapan at tapat mismo ng pangalan ng barko ay may gasgasgin dahil din sa pagbabangga ng 21555 vessel ng China Coast Guard. At yung tambucho ay meron ding mga UP at yung mga air conditioning unit ay hindi rin gumagana yung iba dahil nga sa matinding pang-water cannon ng China Coast Guard. Rafi, sa mga sandaling ito narito yung ilan sa mga mangingisda na nangingisda dito sa West Philippine Sea. Actually, nakausap natin pansamantala yung ilan sa kanila. Galing daw sila nung ilang mga araw na nakakaraan doon sa Escoda Shoal at inaboy daw sila o tinaboy sila nung China Coast Guard. Kaya naman ngayon ay binibigyan sila ng krudo ng BFAR at ipinagpapasalamat nila na sila ay nabigyan ng krudo dahil talagang hirap na hirap daw sila sa kanilang operasyon dito sa pangingisda dahil palipat-lipat sila ng lugar at yun ay nagiging dahilan para mas tumaas yung cost ng kanilang pangingisda. Kahapon, bago rin kami binangga at binomba ng China Coast Guard, yung mga mangingisda na mga taga Batangas din ay nahatiran din namin ng tulong sa pamagitan ng itong BRP Dato Sanday. Binigyan sila ng about 2,000 liters ng diesel dahil sila, Rafi, ang kiwento rin nila sa atin, pinaalis din sila ng China Coast Guard nung gabi yun bago kami dumating doon. Pinaalis daw sila doon sa Escoda Shoal at sinasabi raw sa kanila na teritoryo yon ng China. So Rafi, yan ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Balik sa'yo. Iyan, napakalaki nung stark contrast yung pagkakaiba kasi 3 weeks ago nandiyan din ako pero hinayaan kaming pumunta dyan at nagpunta pa yung mismong mga mangisda sa loob ng Escoda Shoal at doon hinatiran ng krudo. So napakalaking pagbabago ni hindi kayo pinapasok at pinapaalis na yung mga mangisda. Anong balita? Ano yung nagbago? Bakit talagang pinipigilan na makapasok yung mga Philippine vessels sa mismong Escoda Shoal? Iyan. Well, Rafi, ang isa sa mga game changer talaga dyan, nandoon sa Escoda Shoal or sa Sabina Shoal yung BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. At syempre, inaakusa ng China na semi-aground na daw yung vessel na yon at tila hindi na umaalis doon. Pero at ang BFAR naman, itong BRP Dato Sanday, ang ginagawa naman talaga nila is ganito, naghahatid sila ng tulong sa mga mangingisda. Yun nga, Rafi, even itong mga mangingisda ay nadadamay na dahil nga sa paghihigpit na ginagawa ng China Coast Guard doon. Talagang napakarami ng mga
floating asset nila na nando doon, ano, dahil nung malapit na kami doon, Rafi, eh, nabilang namin, ano, nasa about 6 yung China Coast Guard vessel na nakikita talaga namin, ano, at meron pang nakabantay din na Chinese Navy, at syempre iba pa yung mga militia vessels na nung mga nakarang araw nung nasa Pag-asa Island kami, ang bilang nga doon sa mga militia vessels ay mga nasa 24. At Rafi, malalaking mga barko yan, ano, yung mga militia vessels na yan. Kaya naman nakikita natin na talagang kinukumpulan na nila yung Sabina Shoal para talagang hindi makapasok tayo doon. Pero Rafi, nung dati-dati, ano, pag tayo yung nag-Rorore mission papunta sa Ayungin Shoal, yung Sabina Shoal, yun lang yung area kung saan hinaharang yung mga Coast Guard vessel at yung mga Navy vessel natin, ano. Pero ngayon, ibang sitwasyon na, parang nagiging pangalawang Ayungin Shoal na nga itong Sabina Shoal, dahil doon pa lang, ano, sa 20 nautical miles away ay talagang hinaharang na at talagang pinapalibutan tayong pilit ng China Coast Guard, Rafi. Obviously, very aggressive na sila ngayon, na pati nakikita natin sa inyong video mismong yung kanilang militia ship dumidikit na, tapos bumabangga dyan sa mga Coast Guard ship at BFAR ships natin na dati hindi nila ginagawa. Hindi ba, Ian, ang mga dumidikit lamang talaga dyan ay yung mga Coast Guard ship ng China. Balikan na natin yung insidente kahapon. Ikwento mo sa amin yung sitwasyon habang binabangga at winawater cannon kayo. Ano yung pakiramdam? Kasi yung Coast Guard ship ng Pilipinas, kanyan eh, merong reinforced yan, kumbaga. Yung mga BFAR ships hindi gaano, bagamat yung mga aircon units, alam natin, nilagyan na ng metal na bakal yan. Pero sabi mo, nasira pa rin kahit yung mga nireinforce na ng BFAR, Ian. Well, Rafi, may certain point talagang kinabahan tayo, no? Dahil nga nakita natin talagang ang bibilis talaga ng takbo nila at directly hinihit nila tayo. Kaya dito sa railing, talagang kumakapit tayo. Sabi natin, kaya naman natin yung tama na yon, pero talagang medyo tumagilid, ano, at one point itong barko, pero saglit lang naman yon. Pero yung talagang nagpabago ng lahat is yung nagkaroon na nga sila ng pagbubukas ng kanilang mga water cannon. Nung una, isang barko lamang yung nagbubukas, pero sumunod, halos 5 na silang nakabukas yung water cannon at sunod-sunod na yung ginagawa nila. Kaya pumapasok kami, lumalabas, hanggang sa eventually nasa loob na lamang kaming lahat dahil nga halos sabay-sabay na sila na nagwa-water cannon sa amin. At the same time, bumabangga pa yung 21555. Yung talaga, Rafi, yung napakaraming bangga na ginawa dito sa amin, ano, mga about 4 yung nabilang ko, yung 21551 na siya ring bumangga sa BRP Bagakay ng Coast Guard. Siya yung unang-unang bumangga dito sa aming starboard side, Rafi. Yung pinakamatagal na barko na yata, yung 21551, dahil halos lahat tayo nag-cover dyan, naranasan nating habulin at tadikitan ng 21551 na China Coast Guard na yan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.